ating pinipito mo ang ating mga ulo at dinalangin ang presensya ng Diyos sa kanyang banal na templo. Sa ilang sandali po ay magsisimula na ang banal na pagdiriwang. Tumayo po tayo lahat. Thank you.
Thank you.
Thank you.
inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Gayun din naman matapos maghapunan at hinawakan niya ang kalis at sinabi, ang kalis na ito ang bagong titan na itinatitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagkarito niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yeah.
kalangan ngayon ang buong simbahan. Kaya po, mula pagkali, tayo po'y nagtanong sa banal na sakramento sa altar. Kanilang madaling araw, tayo'y nagposisyon. Kaya po may kumaangay-angay sa kanyang sa araw na ito. Gawa natin pagdiriwang na nabagin na magustahan, katawan, ang dugo ng ating Panginoon sa Kristo. At maliwanag po na kung saan ay ginagawa ka ng umay kapal. Na makita natin yung nakalagaan ng biyaya ng katawan po ng ating Panginoon sa Kristo. Una, sabagal, ito po yung pamamaraan na nangyayos ng Diyos para siya ay maalala ng tao. Paliwanag po na yung pinamanin ko sa isang unang pagbasa sa sulat ng San Pablo Apostol sa Pantala Roma. Anong sabi ko ni San Pablo Apostol? Yung kanyang dinalikan ng kuling nakunan na sinabi ni Jesus, ito ang aking katawan. Aming ito ang aking dugo, ang dugo ng bago at walang kalimpag, ang dugo na ibubuhos sa kasalanan, dinamin ninyo ito. At anong sabi po ni Juan ni San Pablo sa mga taga Corinto, sabi niya ay gawin ninyo ito sa pag-alaanasa. Ito rin po yung sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na kulit ng punang. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tayo po, may iba't ibang pamamaraan na gusto natin na tayo ay maalala ng ibang tao. Maaari, sabi na ng iba, mag-alala kayo magkasintahan. Hindi mo naman ako naalala, bakit? Hindi mo ko tinatawagan. Hindi mo ko naalala, bakit? Hindi mo ko tinitext. So, yun ang sa tingin yung kanilang pamamaraan para masabing naalala mo sila. Pero si Jesus, yung kanyang pahayag para maalala namin siya, anong sabi niya? Ay, gawin ninyo ito. Yung ano yung kagawin natin? Yung pinapaalala niya sa atin yung institution of the Holy Eucharist. Yung banal na pagdiriwang ng Misa. Ang kanin natin ang kanyang katawan at inumin natin ang kanyang dugo. Na kung saan ay pinapakinabangan natin sa loob ng banal na pagdiriwang ng Misa. Ay yung palagi mo ng pagdaya na kung sakali man o mayroon tayong hadlang, alam naman namin yung dalawang hadlang, may kasalanan ng malaki, at saka yung Eucharistic fasting, yung isang oras na hindi pagkain ng anuman, maliban ng tubig, yung aking palaging pagnayo ay magkumunyon kayo, no? Magkumunyon kayo. Kayo ba kayo naalala ko? No? Ako yung nag-misa sa isang patay. May mga choir, maraming membro ng choir na hindi kita po yung namatayan. Ang gaganda ng boses nung kanilang choir. Pero kita ko lamang po doon, wala man ang isang nagkumunin. E siguro sa tinigin choir, yung banal na pagdang na pagdiriwang ng misa, ay hindi lamang po pagkanta. No? Kaya tayo yung mga kapasinan din si Jesus. No? Tinadaan na isang misa, hindi para kantahan tayo. No? Kunit para ano? Para ibigay niya ang kanyang sarili. At napakatangin naman kung ibigay niya ang kanyang sarili, hindi namin tinatanggap. Kaya sabi na sa lumang, sayang na lamang,
wala akong lakas na doon na pagsabihan, no? Kasi nakakaya naman, kasi minsan ang patay. Baka naman mawala sa tema, pero na magpiligayan ko na dapat ay nabagin ko man lang doon sa panunan na pagbili mo ng misa na dapat mapahalaan mo. Hindi lamang pagkanta, kundi yung mismong pagdiriwang ng misa. Dahil matanggap ninyo sa Jesus sa sakramento sa altar ang kanyang katawan ang dugo. Kasi yung isang biyaya na huwag natin kalimutan na ibigay niya sa atin. Nais yan tayo ay makaisa. Nais yan tayo ay makasama. Ay nawa naman po, yun ang maging lakas natin, no? Na sa loob ng isang linggo, kasi isang linggo huli natin makikita sa Jesus, katawan at dugo. Sino biyaya na pinibigay ng Jesus? Yung kanyang tinatawag na real presence. Dahil ito ang Diyos, hindi lamang sa Espiritu. Kung nangyari siya katawan at dugo. Alam natin na ang tao ay naghahanap ng real presence, ng tunay na presensya ng bawat isa. Pero ang ating Diyos, nandito ko siya, pero hindi natin siya pinapansin. Kung sana po makita natin yung tunay na kahalagahan na ipinamamanin ko sa akin sa banal na sakramento sa altar. Kaya yun ang pag-alimit ang sinasabi ko po. Kung walang handang, tumanggap kayo ng banal na kumulo. At maliwanag ko, dalawa na handang natin. Yung mayroon kang kasalanan malaki, kung mayroon kasalanan malaki, hindi mo umisa. At yung huwag kang kakali ng isang oras bago ka magkumulo. So, kung naman kung umisa nagugulong tayo, ay magtiis-tiis tayo. Pangalawa, na maaaring makita po natin, maging bahagi po, ano dito sa tingin ko ay tulad po na ipinangayat po sa dalawang pagbasa, na kung saan ay sabi na ipinigay yung lahat ng ikapo, ng lahat ng kanyang nahuli sa pakipagdapat. Guys, kung bahagi po na sabi nga po natin ay sabi ng iba yun. Ako naman yung natutunay sa simbahan. Okay rin po yun. Pero huwag natin kahalaga, huwag natin kalimutan yung isang napakahalaga. Yung parimula. Yung kanyang katawan at tubo. Kasi paano kung wala ka ng itutunay? At hindi mo na makakalimutan, at hindi mo na maalala ang Diyos. Eh, ito po, Diyos. Magsimba ka pag-araw ng mundo. Tanggapin mo siya ito sa banal na kumunta. Yung iba pa akong pagtuloy na dapat natin sa katuparan, ginagawa ko natin. Pero yung pinakasentro ng ating pagkuloy sa lalim, yung pagtanggap natin ng katawan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Yun po yung bahagi ko na ipinamanin ko sa akin ng buong kapag. Kapag sinabi niya, gawin niyo ito sa patalaan sa akin. Pangalawa, sa Ebanghelyo po namin nakikinig ngayon, maliwanag po na ipinahaya ko namin ng Panginoon sa Kristo yung pagkaparami ng tinapay. Sabagal, nakita ni Jesus na ang mga tao kasama niya ay nagkuto. Anong sabi ko ni Jesus? Sabi ni Jesus ay, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Maaaring po ito na umukar ng dalawang bagay. Una, kayo mismo na may pagkain ang magbigay ng makakain. Yung tinatawag ko na yung pagbabahaginan, yung kawa.
maging bahagi mo sa atin na magbahagi ng mga bagay para sa iba. Na kung meron tayo, ay matulungan natin yung iba. Pangalawa, yung pong ipinahayag ko sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito. Kasi nung nakita po natin ako sa aray, may pinamahagi ng mga alagad. Hindi naman ang dalit sa mga alagad. Kasi wala ka sila. Nasalitan sila. So anong ginawa ni Jesus? Nagparami siya ng tinapay. At yun ang kanilang pinuso. So mahalin mo, wala tayong mismong kakayanan na magbigay para sa iba. Pero mayroon tayong panahon. Mayroon tayong kaalaman. Kinakailangan natin ipasilite para matulungan ng iba. Si Jesus ang nagparami ng tinapay, yung mga alagad ang namahal. Kinakailangan din natin ng mga katulong sa paglilingkod para sa iba. Pero hindi sa lahat, ay huwag natin kalimutan, papalimutin tayo doon sa halimbawa na ibinigay ni Jesus, gawin ito sa pag-alaala sa atin. Na ang maibigay natin sa iba ay alin ang katawan at dugo ni Jesus. Ito yung pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa pamamaraan ng pamamaraan, sana po maging bahagi palagi natin na katulad ni Maria, i-direct namin ang mga tao patungo kay Jesus. Katulad ni San Martin Porres, na rin na may paalala natin sa kanyang yung kahalagahan ng pag-iimbala na pag-iiro ng misa at pag-alab ng banal na kumunyon. Bakit? Kasi yun ang pinakailangan natin ibigay sa tao. Sabi ngayon ng tao, kita naman natin sa ating pagkukulisyon, no? Ang nilalampasan lang na, nilalampasan lamang ang ating yung banal na katawan ng katuloy sa Kristo, no? Na hindi man lamang tumigil at makita ano-ano yung dalagalan ng pari. Hindi alam na ito yung katawan ng buo ni Jesus. Bakit? Kulang tayo sa pagpapaniwala. So kinakailangan natin ibigay sa Jesus para sa iba. Kinakailangan natin na makita nila yung tunay na kahalagahan. Pumunta kayo sa simbahan, magsimba kayo, tumanggap kayo ng kumunyon. Sabagat ibinibigay ni Jesus ang kanyang sarili para sa atin. Kaya ito rin yung pwede natin ibigay sa mga tao. Hindi lang po yung material na bagay. Kasama rin o ito. Kasakati pag-inoy na dapat natin din ang pansin. Sabi ko nga yung patuloy namin yung pag-uro, na nawa ko ay ang patuloy natin ako na makapalakas tayo ng programa na tunay na makatulong sa ating kapwa-tao. Sabi ko nga, sana rin po yung lalong-lalong na yung programa na tumutukoy po para sa mga may sakit. Yun po nawa yung mamigyan natin ng pansin. Pero kahit ako nag-iisip tayo ng ganong klase ng programa, ay huwag natin kalimutan na magkaroon din tayo ng mga programa natin na maipakilala natin si Jesus. Na rin, kinakailangan nilang tanggapin si Jesus. Katawan at dugo. Sa loob ng banal na sakramento ng Eucharistia. Kaya pero huwag kayong manginawa na mapaalala sa iyong mga kasambahan ng kahalagahan at pag-iwis na ito. Na matanggap ninyo si Jesus. E paano yung ubus
Kasi yung mga protestante na talagang pinili na humiligan, wala silang katawan ng tubo. Wala silang ano, wala silang corpus Christi. Kaya kung may sarili nga naman yung humiligan ng Padre, hindi. Kasama lang yun, pero yung sabihin, ang dalawang bahagi yung salita ng Diyos at saka rin yung katawan ng tubo ni Kristo. Dalawa yun. Huwag natin kalimutan. Kung binibigyan naman ang pansinali ngayong hiliya, para ngayon kayong mga protestante, hindi nakikita yung kahalagahan ng katawan at dugo ni Kristo na ibinibigyan niya sa atin. That is the very soul of your God. Yung pagbibigyan ng Diyos ng kanyang sarili. Halika po yung itulog namin sa harapan ng kong kapat. Amon ay minamahalin mo niya sa atin. Gawin niyo ito sa pag-alahala sa atin. Kayo ang magbigay sa kanila ng mga harapan. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapatid niya sa lahat. Nagliwa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang manalo ng Diyos, Panginoon ng lahat. Nagdaloob ako sa ilalang ng Espiritu sa ako. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpapasabi ni Paul sa Milagro. Pinawag sa kubos ng matay ng ibig. Pinawag sa luluwa ng mga lumatay. Sa pamumuno ni Papa Francisco, mga obispo at mga pari, ang sindangan na walang tunay na katawan ni Kristo, kung saan may tunay na pagmamahalan at pagmamalasakit sa isa't isa, at ang bawat kapatid ay hindi nawawala ng mga pangunahing pangangailangan upang mabuhay ng marahil bilang tao at anak ng Diyos. Manalangin, tingin mo kami na huwag magkaisa at magtulungan ang mga minuno ng mga bansa upang ang likas na yaman ng mundo nang nagmula sa Diyos ay mapangalagaan na husto at mapakinabangan ng lahat ng tao lalo na sa mga bansang higit na nangangailangan. Manalangin tayo. Manalangin, tingin mo kami sa kabila ng mga totoo ang mga Kristiyano sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos at kay Kristo na hindi lamang sa pagkain, lumilipas na mabuhay ang tao.
kundi higit sa lahat sa salita ng Diyos at sa katawan at tuhod ng Kristo sa Eucharistia na nalangin tayo. Ang namin higit mo kami. Naway, makapag po ng pag-asa, kaginhawangan at kagalingan sa sakramento ng kabanal-banal ng katawan at tuhod ng Kristo. Ang mga kapatid natin na higirap sa iba't ibang paraan at kadalilangan, manalangin tayo. Ama namin, higitin mo kami. Ama namin, Diyos, na mawain ang mga pagmahal. Higitin mo ang aming mga panalangin, itulog kong maging mo ng buhay na saksi kami sa kahalagaan at isa ng kabalabanan ng katawan at tubo ni Kristo na amin sa aming buhay Kristiyano. Hinihingi namin ito sa pamamagitan ni Kristo. Amin. Panginoon. Amen.